makakita din tayo ng either target ban or priority pick ng mga heroes na binanggit ko for both KZN AR as well as Sensui, yung mga Bart. Bartis. Bartis. Pinagsama si Barat at si Martis. Pwede Bartis. Naman. Yung pwede naman. Martis, Fredrin, as well as Akai. So yun yung mga main heroes na pwede nating makita for today. Tingnan natin kung makikita nga ba. Dalawang healer bands na ang ating nakikita agad from the side of Blacklist. Taking away the Matilda at pati na rin na Angela. Isama mo na rin yung Rafaela. Kung naaalala nyo ang Haka Venus, may Haka Spider Miles naman nata ngayon in this game number one. Pretty pick para sa side ng Minana. Ano kaya ang kanilang kukunin dito? Red rin, bukas pa rin. Valentina. Parang safest route na lang para sa side dito ng Minana. Kasi parang regardless, no, Ante Anara, tama ba yung pagkakaintindi ko? Pwede pa nila makuha yung isa kung mag 2 picks man dito. Yeah. Kasi definitely hindi mo naman kukuhanin both Baksha and Fredrin in one team. Oo. And right now, no, yung Valentina, parang nagkaroon ng season, ng week na nakita nating nag-die down yung paggamit ng Valentina kasi medyo naging mahirap. Pero noong bumalik yung Wilderness Blessing, it's as if pinaprioritize na siya ulit ng mga team kasi ang bilis mag-tier ng Valentina, ang bilis pang makapag-rotate right doon sa XP as well as gold. And Fredrin at Terizla, as you guys said, Fredrin, Baksha pwede kunin ngayon ng Minana, pero Terizla talaga ngayon talagang umaangat as the most picked XP laner. Bakit nga ba? Parang ang dami namang ibang XP laner dyan. Bakit si Terizla pa ang umaangat? Kung babalikan natin, no, nung nagkaroon ng patch na nerf yung mga heroes such as the Yuzhong, si Terizla yung umangat kasi same concept, ang daling mag-set up tapos ang lakas ng sustainability coming from a Terizla because of his passive which gives him the opportunity na mag-sustain ng teamfight tapos mag-dish out ng damage. Tapos yung build pa niya, no, talaga nga bumabalik yung buhay mo basta tumatama ang mga abilidad. Next few picks para sa side Baksha ng Minana Evos. Nabanggit nyo ang Baksha at ni-lock-in na rin nila kasabayan ng isang Minotaur para imagine mo yon, di ba usually yung Valentina inaagaw yung Mino ulti? Yep. Ngayon, parehas nasa kanila. Parang ano na dito, ang magiging option mo na, meron ka na Minowon's Fury, meron ka pang penalty zone, so double the trouble. Ika nga dito na nga Minana Evos. And at the same time, one reason din, it makes sense na ngayon yung nilyaban nila. Kasi mga brusko ngayon yung mga hero nila. Now for Blacklist International, feeling ko yun yung laki nila ngayon, right? Yung burst damage. Yes. Right now, no, si Yue, medyo mahirap, I'd say, kung mag-Novaria, unless gusto talaga ng side ng Blacklist International na i-funnel itong si Oheb. So definitely, because we have a Valentina, probably pwede siyang Novaria pa din. Para nga lang naman, ang gusto talaga nilang aim ay si Oheb, yung sobrang magkakaroon ng enough items. And with that Novaria pickup, no, mukhang meron na silang potential roamer or mid laner. Yes. Di pa rin natin alam kung saan mga ba ilalabgay ang isang Novaria. Tignan natin ang draft index. Mukhang may malaking kalamangan sa vision and info ang Blacklist International. But so far, lamang naman sa hero DPS ang side ng Minana Evos. Oo, kasi nga naman yung isang Valentina malakas mag-poke. Whereas yung isang Novaria, makikita natin na yung kits na meron siya, lahat ng skills niya, Astral Echo, Astral Meteor, and Astral Recall, lahat yun may pang vision check kahit sa mga bush na makikita natin. Which is why sobrang lakas na lang din naman talaga ng vision and info ng side ng Blacklist. At kung susundan natin ang mga bands, no, si Claude naman ata ang tatanggalin ng side ng Blacklist International. Nililimitahan na nila ang gold lane options naman ngayon ni Paldoming. Isa sa mga paboritong sabihin na nating picks dito ni Doming, no, ang Claude. Ang ganda ng banning actually na ginagawa dito. At narinig na rin natin si Yicho na binan. Kasi di ba pag binan mo si Claude, parang okay, sige, meron kayong mga brusko na heroes. Sino kukuhanin yun ang damage? Diba? And yung Claude din, no, yun lang din yung isa sa mga heroes na gold laner na kayang abutin yung Novaria because of the BMI as well as the Blazing Duet. So sobrang crucial ng pagkakabanang side ng Blacklist International ng Claude na to. Whereas for the side of Minana Evos, binan na agad nila yung mga heroes nitong si Rene J. Si Rene J, alam naman natin na madami na ang kanyang hero pool. Kung babalikan natin ang interview sa kanya a few weeks ago, ang sabi niya, criticized daw siya dahil maliit ang kanyang hero pool. Pero syempre, hindi na ngayon. Sino may birthday? Sino may birthday? Happy birthday! Si Wise! Birthday pala! Happy birthday dito kay Wise. At narinig na rin tayo ng ating mga audience dyan. Iba talaga ang supporters ng V-Wise. To end the banning phase of both teams, tatanggalin ng Iksha, pati na rin ang Gord. Wow! Gord, tinanggal! Oo.
Kasi merong true damage mechanics ang isang Gourd. So regardless of how sustainable and tanky you are, be it if you are a jungler or a position 5, kayang-kaya kanyang tunawin. Tsaka so far yung mga Gourd picks lately, parang ang nakakapag-pull off na lang talaga ng good, like a decent Gourd play is RSG and yes. Blacklist International. Yes. So, knowing na ganito yung kanilang hero composition, ayaw mo na mga biglang malaregan or kamehame wave na nag-charge in for a blacklist. So, abangan natin ngayon kung marksman na ba to kasi nilimit na nila eh. So, unahan na nila. Oh. Or, pero iba yata. Oh, hindi. Ay, Brody. Brody, ayan. Little kaya. Kinuha na ang Brody para sa side ng blacklist. Sino ba ang mga magandang lane matchup if Brody ang kalaba mo? Kumbaga, ang taas kasi ng range nito eh. Kailangan bang sabayan? Pwede kasi lang mag-Bruno or Irithel. So, in terms of laning, I'd say Brody yung isa sa pinakamalakas sa laning phase na marksman ngayon. Mostly because of the fact na malawak yung kanyang range. Kahit Leslie kayang tapatan nung Brody. So, I'd say na parang kung laning phase lang ang pag-uusapan, nasa top 3 ng best gold laners sa laning phase ang isang Brody. Oh. Tingnan natin kung ano nga bang gagamitin dito ni Domeng Panapat sa isang Brody. Last two picks for the side of Minana Evos. Nagaanap pa rin sila ng kanilang gold laner and XP. Mga side lanes ang ating hinahanap dito. Parang magandang Irithel carry, no? Ayun, iba. Tamos! Ano na to? Time and time again, parang lagi natin binibring up na isa talaga sa mga comfort hero ni Lord JM. But so far for the whole MPL S12 run, hindi ganun kaganda yung numbers. Digi! Ayan na. Hiningi mo kanina, auntie. At lumabas na ngayon ang Digi in the hands of Rene J. Kung kanina lumabas yung dragon ni Flapdizzy, ito naman ngayon. Ang kwek-kwek. Sakto na kasi, Jay. Merienda time. Why not serve them kwek-kwek? Tingnan natin muli ang ating draft index. Namang pa rin sa Vision and Info. Yes. Ang side ng Blacklist International, pero ang hero DPS talaga yeah. ang binabangkuhan ng Minana Evos. As well as yung objective. Kasi nga naman, meron silang mga crowd control. But pwedeng-pwede naman yung in-negate ng side ng Blacklist International. Meanwhile, for the side of Minana Evos, because lamang sila in terms of damage per second, kailangan mabawasan agad nila yung Diki. Kasi compared sa lineup na meron ng Blacklist International, walang heal yung mga agents. Alright. Tapos yung side ng Minana meron. Oh, kailangan dito parang may lagyan din nila. It's either lagyan din nila ng damage dito yung adihin nila. Yes. Just like from the usual. Oo, tingnan natin ang ating audience prediction. Mukhang may malaking kalamangan ng Blacklist International, 67%. At kung kayo may prediction din naman kayo dyan sa Team Bay, wala namang pumipigil sa inyong i-comment yan. So, ipaalam nyo kung sino ang gusto nyong manalo sa match na to. Dahil game 1 pa lang naman ng best of 3. This is the second series of week 5, day 1. And it's Blacklist versus Minana Evos. Battle of the 5th and 7th seed in the regular season. Ito na ba ang canon event ni Spider Miles? Huling tingin sa team composition, ano bang pwede natin ma-expect sa early game? Come the early game, definitely magiging mabilis yung rotation coming from the side of Minana Evos. Na-mention na natin to na this has got to do with the fact na yung Valentina nila as well as yung kanilang Minotaur mabilis mag-rotate. Alam mo, haven't seen an XP laner on Vengeance for quite some time, not unless Joy, yung hero mo. So very interesting yung mangyayari dito sa ating dalawang koponan. At kung babalikan natin mga previous games nila, talagang keys to victory natin ay be ready for the late game. Parang ganun nga magiging trajectory nitong game na to. At saka ito nga, no, nabanggit mo, Vengeance on the Tamos. Ito naman talagang kinukuha kapag yep. Tamos, yes. no? Pero ang tagal na kasi nating hindi nakakita nito. So sana mapagana ng Minana Evos dito. Let's look at the emblem build sa third ng FWD Life Insurance. Ito na naman, napakadami nating movement speed. Oo, Wilderness Blessing, dalawa sa side ng Minana Evos, sa tatlo sa side ng Blacklist International. Gusto talaga nilang speed up ang kanilang rotation come the early stages of the game. And meron lang din ako na-realize recently, no, ang reason kung bakit sobrang crucial ng Wilderness Blessing kasi most of the team fight nangyayari either sa jungle or sa river. Oo, and laking bagay din doon, no? And para lang sa mga hindi nakakaalam, yung movement speed bonus doon ay nangangalahati lang kapag in combat. Yes. So hindi nawa wala. Mabilis yes. ka pa rin. Dire-diretso ka lang kaya kung makikita nyo, parang saktong-sakto siya usually sa Valentina. Ayan, ayan oh. Need for speed. Most used tier 1, talent 1. Panis. Even in patch 1.6.20. Pati XP laner kanina, hindi kasama yung XP. Lumabas na to kanina, di ba?
Pero sabi nung match 1, pero ang sabi nila, Midatrome lang ngayon, may XP na rin. Alam nating talagang kailangan mabilis umikot ang ating mga laners. Pero ito na, first turtle of the game, Blacklist ang hihila, pero mangzo-zone out ng bagya si Lord JM. Ito, mini eyeball lang muna sa atin. Ito, objective na napakaganda penalty zone para sa kanila. First blood, maupunan nila kay Lang, si AR, saktong-sakto. That is against Sensui. So, dalawang players, perfect timing para sa Minana Evos na kumuha ng turtle objective. Wow! Grabe yung pinakita doon ni Nancy, no? Yung penalty zone na ninakaw niya yung naging mas masakit. And now, yes. Minana securing not only 2 kills but also the first turtle of the game. And kung babalikan natin, 4 versus 3 yung side na skirmish na yon ng side ng Blacklist International. So, lugi talaga sila. Tapos, 1 level gap pang itong si Kazen AR compared kay Sensui. So, mas malakas talaga yung kanyang damage output. And because of that, sila yung nakasecure ng turtle, yung Minana. At yung early game talaga Minana Evos, kailangan nilang respetuhin, no? But Blacklist, they're trying something in the river. Konting poke down lang, pero wala naman pa nang masyadong mangyayari. Medyo kulang pa sa damage and the double laning na agad para dito sa Blacklist International on OHIP. So parang ano na to, yung insurance plan na ating sinasabi, nag-i-impact na nga pwedeng kuhanin later. Yes. And alam mo, compared sa mga Claude, sa mga Irithel, no, yung Brody, I'd say na snowball dependent siya as a hero. Hindi siya sobrang late game, hindi din siya sobrang early mid. So kailangan mabilis yung kanyang pagbibuild up ng enough items para madali din niyang mawasak yung kanyang mga kalaban. At hindi rin na isang magandang strategy na pwedeng gawin ng Blacklist dito ay imbes na puro kills, ay puro farm na lang. Kumbaga, ipag-double lane mo para hindi niya kailangan i-risk ang kanyang buhay para makakuha ng additional gold. Pero mukhang daming tumatao ngayon dito sa gold lane na. Oo, ang daming mga nakabantay at mapagmatsyag. Pero nakaredy din naman si Spider Miles for that. At si Sensui ang kanila makakasalubong. Pero I gotta say, for Minana Evos ay maingat din sila na basta na lang magbitaw ng aggression against Blacklist. Slow game so far. 4 minutes in. Dalawa pa lamang ang nakikita nating kills at mukhang nag-aabang na agad sila para sa sasakit naman nun, boss! Middle lane, pero batot! At si Lancey ay makukuha ni Sensui. And for that, isang maganda dahil medyo madedelay nila yung jungler. Oo, yung jungler pa yung na-delay nila, no? Bata si Lancey ata ang ay mukhang hindi makakaabot sa turtle. Maliban na lamang kung madelay yung pag-start nito, Blacklist International lang ang kuha na kanilang unang kill na chops down the lead from 1-3 to 700. At sisimula na nga ng dalawang kuponan ang turtle na to. Edward. Okay, nakapwesto lang din ang ating mga players. So, mahaba-haba na naman to at mag-meet up na lang muna ulit ang mga players. So we have you na naka-station din even for Spider Miles. Medyo crucial para kasi merong Diggy, by the way, na pwede kumontra dyan. Pero si Baba makakauna. Penalty zone kinamit na Sensui with that retribution. At meron pa time journey, Spider Miles may pilita na mag-flicker out. And Blacklist International makakuha ng turtle. Objective tapos disengage. Yes. Parehas ang shot call ng dalawang kuponan. Ganun na ba ang meta ngayon, Auntie? Pag naka-objective, itigil na natin to. Ito yung sinasabi ko kanina, no, na yung identity ng MPL Philippines as a whole, sobrang objective-centric. Hindi nila kailangan mag-overextend sa mga panahon na hindi naman nila kailangan mag-overextend. Kung papansinin natin, 4v4 lang din naman yung laban. But because merong times journey si Rene J, nawala yung Minoan's Fury. Tapos ang timing pa nung penalty zone coming from Edward. Mm-hmm. And that turtle secured is something that would even out the early game for Blacklist International, no? Eh, paano mo naman mapipigilan ang Dometri? Pero, oy, Rene J! Nakasakto sa kamay ni Domi AR, pero napakagandang Astral Echo para kay Yue. Oh, makakakuha ng kill flicker out para sa kanya, pero medyo makuha ng mga players din ng Minana since kukuha ng damage. Pero KZAR is down. May bawi lang din naman dito si Doming. 2-for-2 exchange. Sensui, Rene J na wala para kay Spider Miles at Kazen. Parehas na roles pa ang mga nagkaubusan. Oo, pero sa side ng Minana Evos, maganda na si Doming AR yung nakakuha ng kills. Tapos si Oheba, siya din naman yung nakakuha ng isang assist. Pero nararamdaman na natin yung damage output coming from Doming. Ooh, the bomb! Kamuti ka na rin doon sa mga Jabomba na mga rabbit. Pero nga lang si AR, paalitan na parang mala arcade ang ating nakikita. Dahil dyan, Spider-Man, si AR, meron na din. Makanyang Oracle. Men, ito yung mapapaisip ka, no? Ang bilis naman ng kamay, may kasama ka na no. Yun na ata yung bagong pang-asar na sticker, eh. Naalala ko around 1 year ago, yung pang-asar na sticker, yung Belat.
Naalala niyo? Tama. Ngayon yung no na eh. Yung sa si Leila na sticker. Oo, kailangan updated din tayo sa sticker yun, meta. Kanta yun yung no. Sima, no. Hindi ko alam yun. No eh. Napaghahalataan ang edad. Kaya nga eh. Pero sa bottom lane, medyo ano to, the love-hate relationship between Tams and Teresa. Way back season 4, MPL, sila yung magkatapat. Ang tagal ng literal, hindi pa ako MPL caster nun. Ganon na katagal. Ito na yung mga nabubuhay na ulit ang mga fighter. The fighter sustained era. Pero ito na naman tayo sa ating meeting place. Mauna sila si Tsui. Solo kill, by the way, doon sa may bottom lane. Pero Renegade gagamitin ng Times Journey. Habang si Tsui na naman makakakuha ng turtle sa may alis, dalawang kupunan. Ganon na pala ngayon, no? Kapag makakakita kayo ng Digi ult, dalawang Digi ult, tapos retry battle na lang kasi hindi mo mastan yung jungler. Yes. So kung sino talagang mas magaling rumetri, siya yung makakakuha ng objective. Definitely. And nakikita natin yung performance si Sensui even last week sa kung saan nakakakuha siya ng mga retribution for his team. Yung mga crucial retribution. So kung babalikan natin yung keys to victory, trust in Sensui's instinct. And yun yung specifically ginagawa na side of Blacklist. Pero may set of play dito sa may mid lane. Sensui dito mawala ng buhay pero makakakuha pa rin ng kill against Spider-Man. Or wala na torn apart mo, Emery, during moment na yun. So, alis na muna ulit. Pero ano mo, habang nangyayari lahat ng yun, iniisip ko, no, paano kaya na solo kill si Edward sa baba kanina, no? That was such a big surprise dahil maliban lang mangyari yun, no? Oh. Ito yung tipo na iniisip natin na, again, consistent si Edward, pero mukhang nagpapakitang gilas ngayon si Lord JM na tinanghal natin bilang star player ng Minana Evos during the first early weeks of Minana. Oo. And I think it has definitely got to do with the fact na meron ding vengeance si Lord JM as against Terizla. So kapag nakipagbakbakan si Edward, parang babalik lang niya yung damage output. Oh, masakit pala, no? So parang medyo malilito ka kung ano ba talagang i-build. Pero makikita natin dito na top lane ang gusto kuhanin ng Blacklist International. Nakapwesto na rin. At napapalibutan, pero makapalibutan din yata ng Minana. Biglang likod dito ang ating trumpo. Dahil sabi niya, teka lang, I have the purple buff. Ngayon lang ako nakakita ng trumpong ang ikot ay, ano, pataas. Ano yan? Pang Gen Z. Pang Gen Z na trumpo. Gen Z trumpo. Yung trumpo o tornado, ika nga ni Idol. And Minana Evos right now, slowly losing the lead. In fact, nagtatalunan na lamang ang ating gold. Even na ball game na naman ang ating nakikita 9 minutes in. Alam mo, may gusto lang ako i-point out ha. Si Sensui nag-take na ng blade armor, probably his second item, just so that manenegate niya yung damage output coming from an Irithel. Whereas, si Spider-Man's AR or Raquel yung una niyang kinuha. Meaning, malambot siya kapag humarap siya against Oheb. Parang palitan na to ng mga damage ng mga marksman. Kasi actually parang marksman nga pagkukuha na ng damage later on na Minana Evos. Pero ito na 9 minutes. Sakit at may kita na natin ang damage dito ni Yue. Pati na ng mga parabit ni Renegade. Pero pinaka-importante dito, sino ba talaga makakakuha ng ating Lord Objective? Kalahati na lang ang buhay at merong humahabol, merong vision para sa side ng Blacklist. Dalawa pa na yung vision dahil meron ka ng Rabbit, meron ka bang Astral Echo? May bomba ka na, may Astral Echo ka pa at mukhang ipapareset ng Blacklist International soft reset for the Lord at magkakaroon tayo ng slight box. Hindi slight yun. Parang sinabi sa'yo, kalabitin mo lang pero sinapak mo naman, tol. Kung ang pangalan niya Yue, may damage siya, Yue! Nung moment na yun. Edward! Pero napakita penalty zone para sa kanila. Spider-Man, hindi na makakapag-ulti pa habang si Lord JMAR hindi nakakayanin ng damage. 2 players down para sa Minana. Kaya naman Blacklist International makakakuha ng Lord. Binigla ni Agent Zero and this time around, Blacklist with the 1K gold lead. Definitely. And in that specific rotation, ang ganda ng ginagawa ng side ng Blacklist International kasi si Edward hindi nag-hesitate with that penalty zone. Hindi nakikita nitong si Lance AR, si Rene J, kaya hindi niya nanenegate yung crowd control coming from the side of Blacklist International. Parang ang hirap lumapit sa Blacklist, no? Bukod sa may mga bomba ka ng kailangan tiisin, ay may mga bumabato pa ng bulalakaw sa mukha mo. And this time around, the range game coming in from Blacklist International is really hard to penetrate if you're Minana Evos. Kahit ba may mabilis kang tumakbo, paano kung hindi ka pa nakakatakbo, pinipilayan ka na? Saka parang ang hirap ngayon kay Spider-Man's AR na pang gusto mo mag-set, alam mo, nanggigigil ka na, okay, naka-rage na ako, it's time. Galit na ako, pero naalala mo, oh my God, there's a dig here. So, medyo mahirap. Sa sobrang galit, nakag-English na. Oo. Tingnan natin sa may top lane, na lang si AR, medyo masakas sa kanton. Mega kill na para kay Oheb, sama mo pa dito, na penalty zone from Edward, habang nasira pa kayo, Tore. Pero papasok nga na din naman, Spider-Man's AR, makakounter ang kanyang minuho, Suri, double kill para kay Oheb, at dahil dyan, unti-unti masisira ang Tore, at game
International. Dalawang team fight lamang ang kinailangan ng Blacklist and all objectives in the late game. Yan ang rason kung ba't nanalo ang Blacklist. In this winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Mapapatanong ka na lang, anong nangyari? Parang ito yung uminom ka lang ng tubig, pagbalik mo panalo na yung Blacklist. Oo nga eh. Tsaka ano to, parang ang story nito is, di ba, coach na si Master the Basics. Parang naging back to basics lang sila. Yes. Di ba, typically, nung panahon pa ng mga Tigreal at tsaka ng Minotaur, Aurora, si Diggy talaga yung pang-counter mo eh. Ngayon na nauusa na ulit ang mga Minowan's Fury, mga penalty zone. Oo. Digi mo na to. Digi mo na to, crucial. Oh, and hindi ko din in-expect, no, na out of all the people, si Rene J ang magde-debut pick ng Digi. Kasi, again, yung transition ni Rene J from becoming the hitman to the heelman, hindi naman yun naging sobrang dali for him, eh. Oh. Naging masalibuot. Rabbit man na siya. Rabbit man na. Ang dami na nga nilabas na mga iba't ibang variant si Rene J at totoo na ang kanyang malawak na hero pool ngayon. And by the way, kayo pwede nyong makatch ang MPLI on November 15 to 19 to witness the top 4 MPL PH teams compete in the only tournament in which a PH team has yet to dominate. Oo nga naman, hindi pa pala tayo nananalo dito. Oo nga pala. At kayo din, guys, get ready to for this anniversary celebration ng MLBB sa October 7. Upper grabs na ang 5th anniversary ang core selection chest at ang 7th anniversary achievement pag na-unlock ang annual fun data. Mag-chat lang din ang happy 7th anniversary sa MLBB chat para makaklaim ng mas marami pang rewards. Libre rin ang lahat ng heroes for a limited time. Kaya ano pang iniintay nyo? Tawagin ang tropa at makisaya. Perfect time para invite ang mga tropa para mag-MLBB. Ang daming ganap ngayon in-game. Yeah. Ito yung literal kapag ka-in-invite ako ng jowa ko pag magdudubo kami. Teka lang, magkiklaim muna ako. Paano naman ako? Wala akong... At saka parang dun pa lang sa mag-chat na or mag-comment na ng Happy 7th Anniversary, sana all. Sana all. Pero alam mo, tayo na lang yung maglaro. Kayo na lang maglaro. Go! Para sa role. Kaso ang problema niyan, di ba parehas kayo ng role? Teka lang, pwede pa nating tignan kung ano nga ba ang mangyari dito sa FPL Arena. Insider, ikaw na muna. It's a hack. Spider Miles intro as Blacklist International takes the game against Minana Evos. What a very wonderful showing coming from the side of the agents as they ensured na sila ang mananalo in game number one. With that debut pick coming from Adiki, Rene J being a heel man, ang bongga ng performance ng side ng Blacklist International. But our MVP of the match is none other than Oheb with this Brody na nakita naman talaga natin yung kanyang snowball capability and nagkaroon ng ability itong si Oheb na makapag-farm up freely mostly because of the fact na laging nandoon si Rene J sa kanyang side. Kumbaga kahit itong first turtle, willing yung side ng Blacklist International to let it go just so that they can funnel Oheb come at the early stages of the game. Which is why he became the game MVP and naging instrumental yung kanyang damage output sa side ng Blacklist International against their enemies, which is Minana Evos. Kung babalikan natin, yung naging itemization coming from Spider Miles, prioritize niya yung Oracle and hindi siya nag-build agad ng early physical defense. Essentially, ibig sabihin lang naman ito, medyo mahihirapan siya kapag sumama na si Oheb sa teamfight kasi wala siyang physical defense. After Oracle, mukhang ang build niya doon ay Flask of the Oasis na maintindihan mo naman kasi gusto mo talagang i-maximize yung healing coming from a Minotaur. However, kung walang humaharap sa team nyo tapos healer ka, medyo mahihirapan kayo to extend and prolong the teamfight mostly because of the fact na kung ikaw yung harap, mabibigyan ka agad and hindi na magkakaroon yung team mo na i-maximize yung healing capability coming from that Minotaur. But kung papansinin natin, no, ang ganda ng rotation coming from the side of Blacklist International, ito yung sinasabi natin na sobrang crucial lagi nung mga decision making ng side ng Blacklist International. Edward, hindi siya nag-hesitate in terms of casting that penalty zone and nagkakaroon siya ng ability to be able to burst down the enemies and lock them down. It was an early 11-12 minute game kung saan nasubukan agad i-end ng Blacklist International mostly because of the fact na sobrang sakit na ng damage output ni Oheb, sobrang sakit na ng damage output ni Yue, and nagpapatong-patong na yung skills na meron yung side ng Blacklist International to the point
na hindi na masyadong nakahinga yung side ng Minana Evos. Kung papansinin natin ang naging kill map nitong si Oheb, mostly nandun lang din naman sa riverside as well as dito sa top side natin sa XP lane as well as doon na nga nung padulo na yung ating matchup. And sasabihin natin na yung pag-snowball capability nitong si Oheb ay sobrang naging instrumental sa side ng Blacklist International kasi na-maximize nila yung pag-funnel dito kay Oheb and nagkaroon sila ng ability to turn things around and nakuha nila lahat ng objectives as well as na translate nila ito into other turret objectives, which is why kung papansinin natin in terms of the turrets as well as the objectives, sobrang Blacklist International talaga yung nakakuha. Isang turret, isang lord lang yung kinailangan nilang kunin as well as yung dalawang turtles, and ito yung sinasabi ko kanina. Dahil nga naman, hinayaan lang ni Renny J na mag-clash yung side ng Blacklist International doon sa first turtle, hindi sila nagkaroon ng ability to get that. However, nung come the second and the third turtle, nandun na si Renny J to give extra assistance to his team and dish out enough damage output. Ito yung sinasabi natin na kung saan sobrang nagiging crucial yung positioning as well as yung communication mo with the rest of your team. Kasi kung hindi mo alam kung sino yung haharap sa team mo, hindi mo din alam and hindi mo mamamaximize yung kit na meron ka as a hero. And given that healers nga ang ating meta ngayon, sobrang naging crucial ng debut pick ng isang Diggy because it neutralized yung dabog, yung Minowan's Fury coming from Spider Miles and yung threat na kapag nagaya nitong si Lance AR yung penalty zone coming from Edward, eh nanenegate lang because of that ultimate coming from the Diggy, yung time's journey. But kung papansinin natin, teamfight participation coming from Yui laging on point kasi nga naman every time na maglalatag siya ng Astral Echo, sobrang nakikita yung limang member ng side ng Minana Evos. And with that, makikita natin kung paano nga ba kinapitalize, minaximize, and nag-adapt yung lineup ng Blacklist International into the existing meta. And in a way, lumalabas sila sa comfort zone na meron sila and bumabalik sila sa identity na meron ang side ng Blacklist International na sobrang objective-centric. Maraming salamat, Auntie.